Pangay ko ko. Pababuyan ako. Puro kababuyan ha. Oh, sorry. Sa mga kumakain po, ay pasensya na po kayo. Pasintabi po sa inyo. Basag. Yung... Kasi ang tae, sasabog anytime. Kaya nga. Ang gagawin namin ay i-share lang namin sa inyo yung mga most embarrassing moments namin ni Baby noon at ngayon. So, ikaw na mauna, Baby. Actually, sinasabi kong ano yung masabi din parang secrets. Dark secrets. Dark sa sobrang secret. Nakakahiya. Sobrang ayaw i-share. Parang ayaw ko na talaga siyang ilabas. Pero dahil special kayo. I-share na niya. I-share na ko na. Talagang bahala na kayo sa akin. Oh, sample dyan, sample. Sample lang naman yung ano. Ano? Nung first year college, eh hindi ako kasi talaga ano, nagpalabiyahe. Oh. Kahit sa amin sa probinsya, ang kahinaan ko, nagsusuka ako. Oh, tapos? So, eh doon nung napapunta na ako ng Manila, eh medyo ano na, malayo-layo na mga biyahean, tapos mauso. The girl from the province, mahiluhin pa lang. Ako, probinsyana kasi ako, so ano ako, fresh air lang talaga yung naamoy ko, tsaka doon lang talaga sa barangay namin. So ayun na nga, di nung ano, nung niyaya ako, nung kaibigan ko, pumunta kami ng ano, ng SM Lagro. Oh. Ay, nandiyan sa Cubao. Oh. Halak, ay, nakakaramdam na ako dahil pag babiyahe ako, kunwari ako itutulog ng ganyan, nihilig akong gano'n. No? Tapos pag gano'n ko, napapagano'n ako. Parang hindi, pinipigil ako, hininga ako dahil pag preno ng sasakyan ng jeep, lalabas na siya. Ay, hindi ko na napigilan, ayun, nagsuka na talaga. Patapos na sa kasama ko, hiyang-hiya din ako. Sabi ko, yung panyo ko nasa bag. Yung ano na panyo noon sa nung college ay binili kasi ako sa Isitan noon. Isitan luma-luma. Yun ang ginamit ko na pangasak sa puno sa suka. Tapos tinapon ko na. Sobrang hinayang ko. Yun. Tatapatan ko yung suka na yan. Grabe, diyahe talaga yun. Suka sa Enchanted Kingdom. Yeah! Sa dami ka audience dun. Kumain kami ng tender juicy hotdog. Ng mga kaibigan ko. Puro suka. Tapos, uminom kami ng Royal True Orange. Royal! Eh, busog na busog ako. Ang dami mong kinain. Itong isang kaibigan, ayaw ng ayaw. Tara doon tayo sa Anchors Away, Anchors Away. Eh di, sige, Anchors Away. Hindi ko kasi na, ano, na-estimate yung busog ko at saka yung hilo ko. So, sumakay kami sa Anchors Away. Eto na! Wee! Ayun pa naman yan. No? Diba, gano'n ang hinahalo ko yung tsaka. Oo, para kang talagang dinudong na ko, na malalang. Sabi ko doon sa katabi ko, nasusuka ako! Nasusuka ako! Sabi niya, ha? Kanoon na po sila ito. Ayun. Alam niyo na kung ano nangyari. Hindi ko napigilan. Buti yun. Sumuka akong ganyan. Tapos, hindi lahat na nasa una. Ay, naku, Diyos ko. E di nasa baba. Tapos titinginan sila lahat. Eh, hindi nila naman nakikita kung sino sumusuka. Kasi, di ba? Ganyan. Tapos pagbaba sa, ano, sa Anchors Away. May mga may, ano, hotdog dito. May nakapute. Kulay orange yung damit. Kulay pula. Ayun na. So ako, patay mali siya. Parang wala nang iyak! Iyak! Ano yun? Ano ba yun? Sa mga na-biktima ko, pasensya na ko kayo. Hindi ko kasi akalain na yung busog ko. At saka yung hilo ko, hindi pala dapat magkasama yun. Okay ka na. Okay na. Ay, naalala ako. Ano? Okay na. Ang dami naalala. Yung dating masugid ko manliligaw. Oh, boy pa. Boy pa na. Yung dating ko masugid na manliligaw. Ayun na yun sa call center nagtatrabaho. Sa Eastwood. Ay, naalala ko. Hindi one time siya pumunta ng bahay namin. Na sa, ano, nas. Go! Ay, di gutom na gutom ang lolo mo. Ay, nangyari. Natatawa na ako, hindi ko pa nakaka... Gutom na gutom ang lolo mo. Ay, sabi, ay, pwede kang kainin ko yung ano, yung pagkain doon sa lamesa. Sabi kaya ako ay nagmamadaling mag-ayos na kami palabas. Sabi kaya, sige, kainin mo lang.
ba yun? Tapos, edi kinain niya. Di ano siya, tapos siya na. Tapos, nung magbaba ko ng hagda, sabi kayo, ay ano, tara na. Ay, salamat mo sa pagkain. Sabi kay Alen. Ay, nasa lamesa. Sabi niya gano'n, ay, hindi ata hindi akin yan. Yan si Ate Gemma. Hindi naman pala akin. Ano ba yung dapat ipapakain mo? Meron pala ako nung ano, tirang ano, yung ulam. Akala niya yung nandong KFC, tsaka yung may kanin. Akin. Eh, syempre, kahit ako, yung Pringles. Yung lalagyan ng Pringles, yung lata. Madami akong memories dyan. Dati yung buntis yung asawa ng kuya ko. Nagko-cross-stitch siya. Mula nun, inaalala ko. Basta anyway, kumakain kami ng Pringles. Yung Pringles, konti na lang ang laman, ganito na lang. Ngayon, ewan ko bakit sinisipon ako, bahing ako ng bahing. Ngayon, yung asawa ng kuya ko, buntis, medyo masaya. Sabi, ano ba yan? Bahing ka ng bahing? Suminga ka nga doon. Sabi nga doon, bahing ka ng bahing. Singot ka ng singot. E tinatamad ako. Ito na. Sabi ko, sungit naman ito. Mababahing ulit ako. Ginawa ko, ginanong ko yung Pringles sa mukha ko. para doon ako babaheng. Ano, wala pa? Ano na yan? Pag gano'n ka, pagbahing ko, sabog yung sipon ko dito. Lumobo sa gilid. May pressure pala. Hindi ko naisip yun, grabe. Isipin mo na kulog yung bahay ko. Lumobo yung sipon ko dito. Naalala ko. Ano? Sa plema naman. Naalala ko. Puro kababuyan na. Sorry. Sa mga kumakain po, ay pasensya na po kayo. Pasintabi po sa inyo. Dito na. Ay, di ako inuubo. Ay, yung ubo ko may plema. Oo. Magkakahirap. May paputok. May paputok. Ay, tapos ay, may kasamang ano. Pagputok kong ganun. May tinamaan. Kala ko yung tinamaan. May plema. Tapos, sabi ko sa isip ko, ito idudura ko. Ilalabas ko to pagka may, alam mo yung paglabas ng metro. Usually, tissue. Ilalabas ko sa tissue. Kaso, nakakaya ng marami audience. May nagtanong. Sabi ng isang katabi ko, is this the way to, ano, to Marina? Nilunok ko na lang. Para makalabas ka. Kapasag ko. Alasa, ang sarap ba? Plan kong ginagawa yun eh. Pinaugutom ako. Ito, recently lang. Ito ba pinakamalupit talaga? Isang araw, papunta ako sa kliyente ko. Minabuti kong mag-video call sa inyo. Sa GC. Eh, nung the night before, is uminom ako ng Glutalipo. Kung sino man sa inyo na pagkwento ako dyan, uminom ako ng Glutalipo the night before. Yung tiyan ko umiikot. Sakit ng tiyan ko. Na yung Glutalipo na yun ay sa akin talaga. Kay baby kasi yung Glutalipo na yung pinakialaman ko. Nandun ko sa lamesa eh. So anyway, sa madalit sa atin, humihilab na yung tiyan ko nung umaga. Ka-video call ko kayo. Ngayon, ang kliyente ko is alas 9. Dumating ako sa tapat ng bahay ng kliyente ko is 8:55. Kabilin-bilinan sa akin ng kliyente, you have to be on time. So I have to be on time. So sabi ko, meron pa akong 5 minutes. So on time talaga ako. So nagbabay na ngayon ako sa ka-video call ko. Eh yung chan ko, as in talagang hilab na hilab na siya. Yung talagang sasabog na. Sabi ko, pag umalis ako, pumunta ako sa petrol station, hindi na ako aabot ng alas 9. So ang ginawa ko, hindi ko na rin naman kaya mag-drive. Pumarada ako. Ngayon, naganap ako ng plastic. Tatay na talaga ako eh. Naganap ako ng plastic sa sasakyan, meron. So, ginawa ko, pumunta ako sa likod ng sasakyan, doon sa likod, nilak ko lahat ng bintana, lagay ako ng ano, ganun. Yan na, jumebs na ako. Ang malupit doon, yung jabs ko, syempre, glutalay po, basag. Yung... Alam mo yung tay-tay ka tapos ano yung para ang tagal maubos ng tay mo, parang ang sakit talaga pati yung puwet mo map din na ganun, tapos pinodo ko na, tapos nagmamadali pa ako kasi nga 8:58 na pagtingin ko, 8:58 na sa 2 minuto na lang hindi nakakatapos na akong tumae. Ay, salamat, may tissue naman pero walang hugas, imagine nyo na lang yun. Tapos pinuhol ko ngayon yung plastic. Pagkakas ko ngayon, tumulo pa kasi butas pa na yung plastic. Naihi kasi ako eh. May kasamang ihi. So, eto na. Eto na ang pinakamalupit dyan.
maybe. Hmm. Hindi ko siya agad matapon kasi 8:59 na. Kailangan ko na. So, pumunta ako dun sa, dali-dali ako nagpunas, dali-dali ako nagsuot ng ano pantalon, pumunta na sa kliyente ko. Hindi niya alam, tumai ako. Ngayon, pagkatas ng client ko, pagsakay ko sa sakin ng baho. Baho na sakin kasi pumatak yung hihi ko. Tapos may syempre may ano pa yun, may butas yung plastic eh. Pumatak yung hihi ko, tapos nasama siya sa tae. Isipin niya na lang yun. Tapos, nag-arap ako ng baso ron, ang tagal pa bago ko natapon. Mga ilang minuto pa ako nag-drive. Lesson learned, huwag iinom ng glutalite. At saka, kailangan lagi kayo may plastic sa sasakyan. Kasi ang tae, sasabog anytime. Kaya nga. Naalala ko din yun na sa work lang. Ito lang, last month lang siguro yun. Yung sa, ano, sa work. Eh kasi wala akong kasama sa store. So ngayon, yung CR, medyo malayo pa. Ay, ihing-ihi na ako. So ang ginawa ko, tiningnan ko yung camera doon sa makeup room. Kumuha ako ng plastic ng basura. Tapos, medyo binlag ko yung upuan doon sa may pinaka-glass para hindi masyadong kita yung shadow. Oh. Ayun, umihi ako. Binalot ko yung ato. Umihi ka lang, hindi ka tumae? Hindi ako tumae, hindi kasama ta. Ihi lang. Grabe, sa akin ay talaga. Ayun, ihi ako talaga sa ano, sa plastic. Baby, meron ka pang isang kwento, yung tungkol sa pasador. Dali ko yun naman yung sa pasador. Naalala ko, no, ano, grade 6 ako. Siyempre, kakaumpisa ko pa lang nung na magkaroon ng ano ng period ng menstruation. Eh, ano, puso ang pasador eh, kasi hindi pa naman nakakabili ng mga, meron nabibili na napkin, pero sabi ng nanay ko noon, mas maganda ang flow ng dugo kapag pasador yung gagawin mo. Yung pasador, yung tela, katsa, or any na lumang lumang damit na puti or cotton na gagawin mo siyang ano, parang napkin, no? Ganun. So, ganun yung ginagamit ko dati ng grade 6. Tinuropang ako ng nanay ko para daw gumanda. Paano didikit yun? Para daw gumanda, tatahiin mo. Sa panty mo? Hindi, yung pinakanap na parang ganun. Oh, tapos? So, ganun na. Pero wala akong tahinga-tahinga pang ginagawa. Wala pa akong mga tahinga. Pinupi-tupi mo lang? Pinupi-tupi ko lang. E di, tapos na ng school, nung grade 6. E di, ako'y patikar dun sa kalsada, yung naglalaro. Takbo ako. Pagtakbo ko ganun, dala yung panty ko medyo maluwag. Bacon! Nahulog yung aking pasado. Lo! Sabi ko gano'n, pagtakbong gano'n. Paano? Sabi ko, ay! Ano yung napkin ko? Ayun. Sinigaw mo pa, hindi narinig. Hindi, buti na lang walang masyadong tao. Pero may nakakita. Meron, yung isang tiyahe na pinagwawalis na sa may kalsada. Sabi niya, shout out sa'yo, Jack! Ano yun? Tapos alam mo, pagtingin kong ganun, buti na lang wala masyadong tao. Kinuha ko agad yung pasador, tapos kinipit kong ganun, sumuwi na ako sa bahay. Sobrang hiya ko talaga. Sobra as in. Nakakahiya yung baby, walang tatalo dun. Wala talaga. Pero may kwento din ako dyan sa pasador na yan. Shout out sa ex ko, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Nagsimba kami. May period ako noon, patapos na. Patapos na yung period ko. So yung pads ko, konti na lang ang laman. Konti lang ang laman. Ngayon, nagka-period si ate girl. Habang nagsisimba kami, alam mo yung feeling na biglang bumulwak yung period. So ang nangyari, tumagos sa panty, yan naramdaman niya. Oh. Eh, ano pa, kakarating lang namin. Tapos yung period na yung mahaba yung, ano, yung madami agad yung labas. So sabi niya sa akin, kailangan ko ng, ayun, kailangan, kasi matatagusan siya. So ang ginawa ko, pinahiram ko sa kanya yung napkin ko. Gamit na? Eh, anong gagawin namin? Gamit na. Pero hindi, madikit pa naman. At saka, konti pa lang naman. Saka yung tinatawag na emergency. Ang tawag doon, sharing is caring. Gagawin ko rin sa'yo yung baby. Talaga ba? Oo, just in case. Hindi mangyayari yan dahil lagi akong ready. Lagi akong malay may dalang napkin. Ano, ah, may last pa pala. Nung college, naranasan ko na kumain. Kaya nagkaroon ako ng trauma na kumain ng fishball. Kasi yung fishball may kuko. Pagkagat kang ganon, pag may matigas, pag hawak mong ganon. Yuck! Yuck, kadiri talaga. Hindi naman yun embarrassing, kadiri naman. hindi siya embarrassing, pero ano, nakakadiri na nakakain ako ng kuko sa fishball. Ah, alam ko lang, nakakahiya daw kasi kinain mo pa rin. Tapos nilunok mo. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo. Binalikan namin ang ano, ang
mga most embarrassing moment dito talaga sa beach. Pero yun lang guys, till next time, umabot kayo. Alam mo kaya kaya embarrassing kasi meron pa tayong gagawin ngayon, additional memory. Ano? Nawala naman si Yor dito. Pagka pagka humilaban siya namin, eh di tatakbo na lang kami doon sa may buhangin. Babaon na lang namin sa buhangin yung mga tae namin. Sana huwag basagin tae ko. Kasi baka pag ano ko dumikit pa, sapit ko yung ano yung buhangin. So yun lang guys, thank you so much. Saki like na lang yan, paki-subscribe, comment down below kung gusto yung susunod namin pag-usapan ni baby. And syempre, i-share nyo rin yung mga vlogs. I-share nyo na rin to. So thank you guys, maraming salamat. Laging tatandaan, remember, remember, be out and run! Nakaka-proud ba yung ano, embarrassing moment? Hindi, nakakahiya. Bye! Shumpa!